Sa iba pang balita, inamin ng National Capital Region Police Office na may mga pulis na inalis at pinalitan sa orihinal na listahan ng mga pasaway na pulis na iniharap kay Pangulong Duterte. Pero, giit ng PNP-NCRPO, walang padrino ang mga naalis na pulis, kundi ito ay dahil sa isinagawang beripikasyon. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Inamin ng National Capital Region Police Office na may mga pulis na sadyang inalis at pinalitan sa orihinal na listahan ng mga pasaway na pulis na iniharap kay Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni NCRPO Chief Police Director Oscar Albealde, ito ay nangyari matapos umanong sumailalim sa tatlong beses na validation process ang pangalan ng mga nasa listahan. Pero hindi raw ibig sabihin ito, wala nang kasalanan ang mga inalis sa listahan, lalo na ang mga pulis na idinagdag nila. Hindi porque hindi ka nasama, yung hindi nasama doon, nandun sa pihaw ng Camp Crame. So nandun lang sila for validation ng kanilang mga reports. Ito yung mga sinasabing involved doon sa less serious offenses. Pero hindi sila totally absuelto rito. No? Kapag meron tayong nakitang ebidensya that would prove yung kanilang yung report laban sa kanila, then cases of administrative and criminal will be filed against them. Iginiit din ni Albealde na hindi totoong may padrino ang mga tinanggal na pulis, kaya hindi na sila isinama sa basilan. Walang hindi totoong may padrino dyan dahil wala kaming kakilala dyan at wala ni isang lumapit sa amin. And of course, hindi natin pinakialaman nga yan, sabi nga natin, even in Camp Crame, no, wala silang pinakialaman dyan. Pinabayaan natin yan ng validation dun sa mga kung sinong dapat mag-validate dun sana. And of course, included ang ating IAS dyan. Sa mahigit 300 pasaway na pulis na nasa orihinal na listahan ng NCRPO, 253 lang dito ang may order na idestino sa basilan. Pero 54 lang sa kanila ang nag-report at naibiyahe sa Mindanao, habang 40 naman ang hindi na muna isinama dahil sa mga hawak nilang kaso dito sa Maynila. Titiyakin naman ng PNP na aalisin nila at hindi na makakabalik sa serbisyo ang mga pasaway na pulis na hindi sumunod sa utos ng Pangulo. Ngunit ang iniiwasan nga natin dito, yung sinasabi ng ating presidente, na awol ka na for 3 to 5 years, hanggang 10 years, tapos biglang makakabalik ka, ma-reinstate ka sa serbisyo. Ito, kaya bibigyan natin sila ng due process, susunod tayo sa due process, para talagang hindi na sila makabalik. There's no way for them para ma-reinstate sa Philippine National Police. Or could probably, hindi na rin sila makapagtrabaho sa ibang mga agencies ng gobyerno. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm one with 25.